anong oras, pwede na yan. Na maraming coins dito sa downtown. Nag-aasikaso kami ngayon ng scene. Dito kami sa downtown, ang lamig putik. Go! Ito na nga kami, nagpunta na sa The Bay. Dito kasi naka, ano yung Service Canada. Meron din mga places na pwede mong puntahan, pero ito yung pinuntahan namin para makagala na rin kami at the same time. Dito sa Canada, hindi namin pinapwestohan yung sa kabilang side. Ayan yan. Ito daw kasi para pag may gustong overtake dito. Hirap dito. So sa downtown, nasa tuktok ng mall ang Service Canada wherein you can get your scene. Unfortunately, bawal po ang camera. Kaya hanggang dito lang po tayo mga bear. At pagkatapos nga namin mag-asikaso ng scene, na-discover namin na itong bagong kain ng pang-Pilipino. Hello, tingnan nyo naman to. Pilipino siya, may kaldereta, may ano, oh my God. So, na-curious na nga kami at dito na nga namin nag-decide na kumain. Napakaganda ng menu nila, sarap, may rice, wow, excited ako. At syempre nag-order na nga itong si LJ pero nakikiusyoso pa sa may-ari yata ito. Ayan, inuurirat niya kung ano yung nasa menu. At kami naman naghihintay ng aming order. Ayan na, dumating na, kaya sinundo na namin ang aming order. Excited ang lahat. Ayan, nag-share-share kami. Ayan, oh my God, ito may sisig. Oh, ito, chicken. Oh, diba? At sa akin naman ay kaldereta yata ito. Ayun, sarap. At syempre nakilala na nga kami ni Kuya na nagbablog. Kaya, ayun, in-entertain niya kami. And Kuya, we are so honored to meet you. At least alam na namin kung sino ang nagluto ng mga pagkain ito. Ang sarap-sarap. Ba, sarap ba? Sarap? Sarap? Ito, chicken. Ang ano kong juicy? Sarap. Kaya kaya, mara. Tignan nyo juicy. Ay, makating mo anak. Show it to them, baby. Siyempre. Kalamansi. Kalamansi muna. Nakainin. Ah, uy. Lalo ako naman. Kakain din ako. Penge. Sarap oh. It is. Sa Vancouver, meron. Meron oh, ang sarap. Ang sarap mo. Gusto ko ng rice. I told you. At syempre masarap kumain ng with rice. Ito. At least man. Wala kang Pilipino. Gusto man. Kaldereta, kaldereta, ang dambot, nanalo. Fast food na, ang mura pa, sobra. Right na, may ulam pa. Ang dami pa ng service. Panalo. Hindi po ito sponsor, pero nagsasabi lang po ng totoo para naman meron kayong idea kung saan kayo kakain ng masarap dito sa downtown. Sarap ang putik. Ay, grabe, sarap. Ito pa, palapit na, nalalapit na. Hirapan ako kumain sa... Nag-open na rin kami ng account para sa sweldo niya. Ano, nakakuha kami ng appointment para sa, ano niya, sa banko niya. Kasi para makasweldo na rin siya kasi. Kailangan pala ng per appointment sa pagkuha ng account. Mabuti na isingit kami. Overtake kayo nung papakita. Overtake. Pwede dito. Empty naman. Disiplinado kami dito. Canada to eh. Pang snowboard. Para let's baguettes. Baka meron pang Black Friday deal. Malay mo naman. Ush. Habang naghihintay kay Phil, sinubukan namin magtingin-tingin ng sale kasi Black Friday sale week. Ano ng mga pants na to? Oh my God. Ganda oh. Dahil nga obsessed ako sa snowboarding, nakakita ako ng gusto kong bib. Ito yung talagang gusto kong maging bagong pants ngayon. Kaya sinukat ko na at sabi naka-sale daw. Pero unfortunately, hindi pala. Kaya window shopping na lang ang kinalabasan ko. Pero na-try ko lang para just in case. Alam ko yung i-expect ko pagka ako'y naghahanap ng ganitong klaseng snowboard pants.
or ang tawag nila dito, beep. Yan, tinitesting-testing ko kasi paupo-upo kasi talaga pagka ikaw ay nag-snowboard, hindi pwedeng naisukat mo lang, naisuot mo, pero pagka upo mo, hindi ka makakilos-kilos, eh delikado yung masisira. At dahil nga sira ulo ko, nag-passion-passion ako dito para ma-convince ako talagang gusto ko ba talaga itong... At dahil di nga totoo yung presyo, naghanap pa ako ulit kasi nga, ang mahal... Ay, ito, mas mababa ng 100, pero pang lalaki, hindi ko naman type yung tabas para kung walang shape, kaya ayoko. Pero kung ano lang, pwede na rin sana to, kaso lang, nangangarap pa rin ako na balang araw mag-sale din yung aking nagustuhan. Pinagdaanan itong araw na ito, inubos mo yung oras ko, anak. At dahil may bibiling equipment si LJ, pumunta muna kami sa Hillside. Habang naghihintay kami, pumunta kami, nag-shopping-shopping kami, window shopping dito sa loob. Ngayon lang ako nakakita ng dispenser sa toilet ng napkin and tampons. Wala lang, ma-share ko lang. Mag-grocery muna kami. Dahil nga first day ng aking roommate na si Phil C, sinamahan na namin siyang mag-shopping para meron siyang magamit. So dito nga namin siya dinala. At ito na nga, kailangan niya ng mga mantika, syempre, pangluto. So, unti-unti na nga nakikita ni Felsie ang mga pangangailangan niya. At ito nga, may mga budgeting pa siyang nanilalaman. Magaling siya sa pera, yun ang napansin ko sa kanya. Hindi siya katulad ko nung unang punta ko dito. Sige, bili ng bili. Dito sa Canada, ang pinakamurang bilihan ng mga grocery ay ang Walmart at Superstore, mga besh. At syempre, hindi mawawala ang Lucky Me Pancit Caton sa aking shopping list. Bukod sa napakasarap niya, eh, perfect siyang pang snacks at pantawid gutom at pang ulam na rin. At yung presence niya talaga ay nakakabawas ng homesick. Bringing back the memories kasi. Ito kasi binibili na iba. Pero ang mahal ngayon, yung... Pag-camerize ka, malaki na bilhin mo. Ito. Wishy! Wait, shopping din pag may chance. Siyempre lang sinadjust ko kay Phil si yung mga essential. Binigyan na namin siya ng mga tip at ito, i-educate namin siya about it. Sa sabong pang naba, paulit-ulit ko naman sinasabi na huwag kayo mag-concentrate sa bango kasi hindi yan ang responsable sa bango, panglaba lang yan. Ito ang responsable naman para sa pagpapalambot ng inyong damit. So susundin nyo lang po yung recommended load niyan or yung portion para sa pagdalaba at para hindi madaling masira ang inyong mga damit. So tulad nito, 146 load, ibig sabihin pagkasyahin mo itong buong malaking to sa 146 load kasi pagka sumobra dyan pwedeng masira yung mga damit natin. Karamihan sa mga yan ay concentrated mga besh, matatapang, kaya kailangan sundin mo talaga ang dosage. Ito naman ang ginagamit ko sa pampango kasi hindi sabon ang ginagamit ko pampango mga besh, ito talaga ang responsable para sa bango. Iba-ibang mga gamit talaga yan mga besh, for detergents yung dumi ng damit at yung fragrance at saka yung softener, may kanya kanyang gamit din. Ito lang ang tinuturuan na namin si Felsie, okay, para maging independent dito sa Canada kasi dito sa Canada ikaw talaga ang gagawa niyan. Marami na rin kasi dito ang self-service, kailangan ikaw na talaga ang gagawa, dapat smart ka. Kaya nga isa sa requirements para makapunta dito sa Canada, smart at maabilidad. Kung napansin nyo dito sa Canada, walang masyadong tanga kasi nga bawal. Kasi nga dito kailangan independent ka. Madalas wala kang matapatanungan na customer service kasi nga kulang kami sa tao. So, huwag ka na mag-expect na laging may mga taong pwede tanungan. Kung sa Pinas laging may nakabuntot sa iyo para ano, alamin kung magnanakaw ka, dito hindi. Wala, bahala ka sa buhay mo, Dedma. Tiwala-tiwala lang dito eh. Mas malaki kasi magagastos din ako, mag-hire pa sila ng tao para magbantay mo. Hala, ng pipi yung tinapay namin kaya pinapalitan namin kay LJ. The rescue. Yay. Up, pagdala. Akin na 'yan. Ha?
Ako na, hindi! Ano ko to? Wala, ate, kayaan ko! Hindi! Nag-agawa na. Hindi! Kuryo mo sa ate! Hindi, bawal mag-cash dito eh! Nag-cash na po ate! Ang hindi alam ni Phil siya, every time na meron akong bagong tenant, dinilibre ko talaga ng first grocer nila. Or kung ano man yung pwede kong mailibre sa kanila. Basta yun ang promo ko para sa aking mga bagong tenant. Kaya yon nagulat siya nung linibre ko siya kasi hindi siya sanay sa mga ganon. Very independent kasi si Felsie, hindi niya na-expect na may mga ganyan-ganyan. Hindi naman kasi talaga lahat ng landlord eh may paprobe ganyan. Ako lang kasi naisip ko, galing din naman ako sa Pinas noon at wala rin akong budget-budget. So para sa akin, tulong ko na lang din to. At tulong din naman niya sa akin na meron akong tenant. So yun lang yung parang give and take lang, sharing blessing, ganon. At syempre pa thank you ko na rin kasi subscriber ko siya, no? So yun na lang yung mga bagay na pwede kong ma-share sa aking mga supporter para hindi sila madala, ganon. Joke, hindi, wala lang. Naisip ko lang kasi galing din naman ako sa ganyan dati, wala rin akong budget. Malaking tulong talaga kapag hindi ka muna gumagastos habang naghihintay ng sweldo. Alam ko nakaka-overwhelm, ang dami mong bibilin kasi marami kang sisimulan ulit dito sa Canada. Kaya alam ko yung pakiramdam para ilaan na lang ngayon sa mga importante pang mga bagay-bagay. At masana na rin kayo dito sa Canada na ikaw din talaga ang magpapansi, ikaw din ang magbabalik sa inyong cart at ikaw din ang magdadala sa inyong kotse. So ikaw talaga lahat dito, ganun dito kasi nga kulang nga kami sa tao at saka very independent na mga tao dito. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, pag ganito ang trabaho hinahanap nyo, siguradong hindi na kailangan ng experience kasi alam mo na. Lagi mo nang experience yun, so talagang hindi na kailangan ng training. Expected mo na yan, mahilig ako sa surprise. Surprise party. O, oh, diba? Hindi pa natatapos ang araw to. Kailangan pa namin magkasikaso ng cellphone service niya para may magamit siya. At bibili muna kami ng pagkain para sa mag-ama ko. Nakuha na namin yung pagkain. I-deliver muna na kita rin Joey. Para tantara na nila kami para matapos na namin yung agenda namin for today. Pagatid namin ng mga pagkain ng mag-ama ko, inakit na rin namin yung iba naming mga gamit para konti na lang iaakit namin mamaya kasi wala nga kaming elevator. So ito na nga kami nag-open ng mobile service niya para may mga gamit naman siya dito sa Canada. Ito nga sinusubukan ni ate kung anong magandang plan para sa kanya. Pati na rin kung qualified pa siya sa bagong phone. Unfortunately, hindi pa. Nandito na rin naman kami. Naghanap na rin kami ng mga pwede naming bilhin para sa kanyang preparation dito sa pagkatrabaho sa Canada. Wala siyang masyadong dinalang sapatos na panglamig kaya ito nag-worry siya kaya gusto niyang magtingin ng sapatos just in case mag-snow nga. At dahil nga hindi naman nag-snow ng bonggang-bongga dito sa Victoria, hindi ko sinadya sa kanya na kumuha ng mga malulupit na boots just enough lang para kung just in case lumamig nga, tumaas yung snow, may mga gagamit siya. Sa totoo lang, yung mga boots na binili ko, ilang taon ko talaga nagamit, parang mga 10 taon bago ko kinip up. Minsan naman kasi isang beses sa isang taon mo lang magagamit. Anong point na bumili ng malupit at maraming boots, right? Pamporma siguro, okay, pero sa totoo lang, yung mga malulupit na pang snow, paisa-isa lang ako every 2 years. Kung meron lang ako magandahan yon, bibilin ko. Pero yung pang talagang snow, wala talaga. Hindi ako bumibili kasi useless. Usually kasi rubber shoes lang kami dito, tsaka mga simpleng ano lang, boots. Hindi talaga siya yung panglamigan. Minsan isa lang ang sapatos kong pang malupit ang pang snow. Tapos yun na yun, hanggat di siya masira, hindi ko papalitan. Ganun. That's all folks. Mwah!